Kahit aircon sa loob ng isang bus, nagpayong pa ang ilang pasahero sa tindi ng sikat ng araw at init ng panahon. May unang balita si Von Aquino. Sa tindi ng init ngayon, kahit mga pasaherong ito sa isang aircon bus, nakapayong. Tutok kasi sa kanilang araw at walang kurtina ang bus. Paano pa kung ang masasakyan mo gaya ng PUV ay walang aircon o kahit malang ventilation o daloy ng hangin? Pagka sobrang init po, alos di kaya ng aircon kasi sa sobrang yung singaw ng kalsada. Pagka sobrang init talaga, papahinga ako mga 2 oras. Tanghali hanggang alas 3 ng hapon, pinakamataas ang temperatura. Pero ang heat index o nararanasang init ng katawan, mas mataas pa. Kaya mag-ingat daw dahil pwedeng ikamatay lalo kung makukulob sa loob ng sasakyan. Pwede rin tumaas yung inyong heart rate, pwede rin tumaas yung mga blood pressure ninyo. At ito yung magdudulot sa inyo ng stroke, susceptible na tayo to death, no? Seizure, coma. Pasado alas 2 ngayon ng hapon na talaga namang napakainit dito sa loob ng sasakyan, lalo na kapag hindi nakabukas ang iyong bintana at hindi rin nakabukas yung aircon mo. Kaya naman mahigpit na paalala ng mga eksperto, laging isaisip kung meron kang kasamang mga bata para hindi sila maiwan dito sa loob ng sasakyan nang hindi sinasadya. Lumabas po kayo doon sa sasakyan. Huwag niyo hong tiisin yung init doon sa loob ng sasakyan at baka maaring mag-suffer din kayo nitong heat stress. Kung makakita ng ilang sintomas ng heat stroke. Pinakamainam, dalhin po agad sa isang shaded area yung pasyente. At kapag nasa shaded area na, bigyan ng hangin o bigyan po ng cold compress para mapababa natin yung temperatura. Mainam din daw na dalhin agad sa ospital. Para iwas heat stroke, uminom ng malamig na tubig o panatilihing hydrated ang katawan. Pwede ring mag-cold compress. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.